Alright, welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, ang March ay kilala bilang Fire Prevention Month at Women's Month. Pero alam nyo ba na ang March ay kilala rin bilang Youth Leadership Month? Kaya ngayong umaga, isang organization ang ating makakapanayam upang pag-usapan yan. Sila ang ISEC in the Philippines. So una-una, kasama natin ngayong umaga, si Michael Fua at si Bea Luna. Good morning! Morning! Okay, so syempre, para mas alam ng mga viewers natin, ng mga boss natin, kung ano ba yung organization ninyo, ISEC in the Philippines, of course, marami na kayo sa iba't ibang mga universities, pero para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung pinaka-mandate ng ISEC in the Philippines, or ISEC in general? Actually, yung ISEC, nagsimula siya 68 years ago, pagkatapos ng World War II. Tapos yung, actually, mas bata pa nga sa atin yung nagsimula ng org na to. Tapos sinabi nila, ayaw nila magkaroon ng war ulit dahil sa misunderstanding between two cultures or kung ano man. So yung job nila, sabi nila, okay, i-increase natin yung understanding between nations by increasing the understanding of individuals. Yun yung pagkasabi nila. Tapos fast forward, 68 years later, ngayon present na kami sa over 113 countries with over 86,000 members. Tapos sa Pilipinas, nandito na kami mga 48 years. Ayun, may mga currently may mga 1,300 members kami ngayon. Okay, so Bay, ang usual activities na kilalang ISEC yung mga exchange programs, right? So, ano ba yung usual na ginagawa ng mga ISECers dito? So, bale, kapag nag-exchange ka, ang paniniwala kasi namin, para ma-develop yung leadership sa'yo, you develop different kinds of mindsets din. That's why we send people on exchange and give them different experiences. So, once they're abroad, they can either volunteer abroad and for 6 weeks, and they can go on a professional internship abroad then. Okay, so meron ba silang mga programs na in-institutionalize dun sa countries na yun, and then if they learn, of course, they will learn something dun sa place na yun, may ibabalik din ba sila dito sa Philippines, yung concept na ganun? Oh, definitely. Yun nga yung pinopromote namin sobra ngayon na as the generation na pinaka-connected tsaka pinaka-madali mag-travel compared sa before. Previous generation, diba? Sabi namin, para magiging world-class Philippines tayo, sometimes kailangan tayo ng mga world-class Filipinos. And if meron kang, if you can go abroad, tapos mag-aral ka doon, and at the same time, give back to the country that's teaching you, balik ka dito sa Pilipinas and then help the country by parang teaching back what you learned in that other country. Kunyari, may mga pinadala kaming mga exchange participants before na pumuntang Thailand. Okay. And very big issue before yung HIV/AIDS. Okay. In the Philippines, actually big issue din siya pero underrated siya kasi hindi siya ganun ka, spread out. Mm-hmm. So, yung mga pumunta nun before, pagbalik nila dito, naging advocacy na rin nila yung HIV/AIDS. So, they're helping out sometimes or at least they're being invited to talks. Mm-hmm. So, in a way, they were enabled as youth leaders. Kasi before, wala talaga si advocacy eh. Alright. Tapos yung they realized na parang they saw face-to-face in a society and yung itsura ng HIV/AIDS, pagbalik nila, oy, nangyayari din pala yun sa Pilipinas. So, kasi basically magandang exposure yung exchange program sila sa iba't ibang country. So, for the past almost 5 decades here in the Philippines ng ISEC, ano-ano na ba yung mga advocacies na nabuo ng ISEC na up until now, talagang tuloy-tuloy yung programs ninyo? Sa ngayon, yung pinaka-core pa rin namin is youth leadership. Maraming mga gulat kasi sinasabi nila, di naman advocacy yun, di naman social issue yun eh. Pero kung isipin mo, lahat ng problema natin ngayon can be solved or by leadership o kaya nangyari dahil wala tayong strong leadership in the first place. And more specifically, yung mga issues na involved kami ngayon would be education. Marami kaming klaseng education na part of. Some of them are basic literacy. Mm-hmm. Some are more recreational at the same time, livelihood related. So, one of the projects we're really proud of is Project Ascenso. Okay. What we do there, kunyari, is we bring in international volunteers na kasing age din natin. Okay. Para pumunta sa mga, siguro we can say na less privileged areas. Mm-hmm. Tapos, tinuturoan nila yung mga stay-at-home na nanays mm-hmm. para mag-run yung mga business nila. A little similar sa concept ni Bam Aquino before sa Pinoy, pero with a more international aspect to it. So, tinuturoan sila mag-accounting, tinuturoan sila mag-bookkeeping, mag-inventory, para mag-maximize talaga nila yung profit nila, tapos ma-lead nila yung community nila sa in that regard. Okay. So, kung nagpapalabas din tayo ng mga Filipino na mga ISECers, syempre tumatanggap din tayo ng mga foreign ISECers. So, usually, saan sila, ano yung mga programs na sinasalihan nila dito? And so far, ano yung mga, siguro yung usual comments sila with the Philippines, with the communities?
Usually, yung mga projects na yun, they're called projects based on exchange. Tapos iba-iba yung advocacy niya, and iba-iba rin yung communities niya. Again, one of the things that we're really proud of is Project Ascenso. But aside from that, we have different projects like Kick for Ed, na ina-engage yung mga young people or yung mga kids para, you know, ma-engage naman sila mag-sports. So very creational rin siya. And aside from that, we also open different projects left and right as well that focus on education din naman, na literacy, teaching young kids different cultures and English din. At the same time, yung opinion ng mga foreigners or yung mga foreign exchange youth na pumapasok sa Philippines, parang nagbabago rin eh yung tingin nila sa mundo kasi nakikita nila yung realities dito. So nababalik nila yun sa sarili nilang bansa. Okay, so ngayon, March na. So simula na itong Youth Leadership Month. And this is a month-long celebration and activities for the ISEC. So ano-ano ba yung lineup of activities ng ISEC for this month? Actually, to clarify, hindi siya celebration ng ISEC. Okay. That's what we wanted to do in the first week. Kaya hindi naman siya tinawag ISEC month or anything. Kasi sa totoo lang, a lot of people actually do youth leadership. Maraming halos bawat organization sa college, gano'n, di ba? Pero para sa amin, medyo underrated pa rin hanggang ngayon. Yes. So in our part, gumagawa kami ng exchange programs para ma-develop yung mindset, ma-develop yung nationalism, ma-develop yung, you know, global perspective ng mga young people. Pero there are other orgs na hindi lang sa business but also sa science, sa public administration, na they also want to develop youth leadership. Pero dahil konti lang yung support ng general community sa youth leadership, ang gusto namin mangyari is expose talaga to. At dahil dito, marami kaming events na nagkikita sa different na parts ng society, hindi lang youth. So, what are these events? So, sa national, mayroon kami tatlong events. Youth to Government Forum on March 6. Okay. Tapos, Youth to Business Forum on March 27. Mm-hmm. And then, International Youth Leaders Conference on March 30. Mm-hmm. Tapos, lahat yun, may iba't ibang thrusts. Okay. So, ang Youth to Government Forum, it's about developing strong leadership in the country. Mm-hmm. And the youth engaging the government on how to go about that. Okay. Tapos, so may magandang emphasis dito sa government. Gusto ito ngayon ng PTV. Kasi basically, as early as youth pa lang, di ba, gumagawa na kayo ng mga avenues para ma-expose sila na meron naman talagang opportunity sa government. So ano-ano yung mga activities nyo dyan sa youth to government ninyo? So actually, yung interesting dito, may case challenge kami. Okay. So we engage different government agencies. Tapos they come up with a case that's really pressing or an issue that's pressing for them. Yes. So for example, sa DSWD, yung pantawid pamilya, itatakal namin yun during Youth to Government Forum. Tapos ang case challenge, bale, ibibigay mo siya sa delegates, tapos ang delegates, gagawa sila ng idea or ng project na pwedeng mag-solve nung case na yun. Okay. Ganun siya. So basically, proactive siya. Hindi lang, kumbaga kung may problem, hindi lang siya magde-demand or what. Meron siyang solution agad na ibibigay. Kasi yung thrust talaga ng Youth to Government is that we want to forward na the youth don't complain about government issues. You do something. You do something. That's what strong leadership means. Okay. So aside from that, Youth to Government, Youth to Business Forum naman, that's about developing a globally competitive Philippines. So ang thrust doon is presenting yung return of investment ng leadership kasi ang business sector, sila talaga yung malakas mag-develop ng leadership culture sa organization nila. So ang idea doon, paano natin i-replicate yung leadership culture na yon sa iba't ibang sector ng Pilipinas. Ganun siya. Yun yung case challenge focus niya. Okay. Ang IYLC naman on March 30, yun yung last event kasi yun naman yung nagko-culminate ng buong month. Alright. So sinaselebrate niya yung buong month, yung youth empowerment talaga na maraming pwedeng gawin ang kabataan. Okay, so as we end, Michael, please do invite all our viewers to support this month-long celebration ng or activities ng ISEC. Okay. Magandang umaga, Pilipinas, sa lahat ng mga kabataan ngayon. Youth Leadership Month na, so sana mag-enjoy tayo this month. At the same time, gumawa tayo ng mga mabubuting bagay para sa bansa natin. So we'd like to invite you to like our Facebook page, facebook.com/YLMPH, para ma-update sa mga pwede natin gawing this month. At the same time, marami talaga, halos araw-araw meron tayong pwedeng gawin to promote youth leadership for the Philippines. So keep leading strong and para sa bansa natin. Okay, my Facebook page, Twitter.
Walang Twitter. Okay, Facebook. Wala pa. Wala ko. Facebook.com/YLMPH. Okay. Hashtag LeadStrongPH. Okay, pero all updates from Isaac sa Facebook din naman. Meron yes. Naman. Meron yes, meron. Okay, so thank you so much for your time at sana marami kayo na-inspire ng mga kabataan natin na huwag na maging apathetic at kumuha ng something para sa bansa natin. So thank you so much mula sa Isaac in the Philippines sa kasama natin sila Michael Fua and Bea Luna. Thank you so much. Thank you.